gitna ng mga kontrobersya sa Sugar Regulatory Administration, kaugnay sa importasyon ng toneladang asukal, administrator nitong si David John Thaddeus Alba, nagbitiw sa pwesto dahil daw sa kanyang kalusugan. China, pinuna ang patuloy na pagdagdag ng military deployment ng Amerika sa Asia Pacific na nakakapagpalala raw sa tensyon sa rehiyon. Mga hindi lisensyadong baril na samsam ng CIDG sa compound ng kapatid ni Congressman Arnie Teves na si dating Governor Henry Teves. Sa eksklusibong panayam ng GMA Integrated News, pamilya ng ilang nawawalang sabungero, dismayado sa mabagal umanong usad ng kaso. Marami ng mga kaso ng iba na resolba na nila pero yung amin hindi pa hanggang ngayon. Napakasakit naman nun, sir. Paghahanap ng tetestigo para sa kaso, pahirapan daw ayon sa DOJ. Mahigit 100 mag-aaral nahilo at nahimatay sa isang fire drill sa isang paaralan sa Laguna. Food trip with a side of history. Saan kaya pwedeng puntahan? Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nagbitiw na sa pwesto si Sugar Regulatory Administrator David John Thaddeus Alba. Pero giit ng SRA, wala itong kinalaman sa kinikwestiyong pag-aangkat ng toneladang asukal. Sinubukan pa ngang pigilan ng palasyo ang kanyang pagbibitiw. Ang dahilan ng resignation, tinutukan ni Bernadette Reyes. Sa kainitan ng pinupukol na pag-i-import ng 440,000 metric tons na asukal, mababawasan ng mga tauhan ng Sugar Regulatory Administration o SRA. Nag-resign kasi ang administrator nitong si David John Thaddeus Alba na ipinaalam nito sa executive secretary noong Miyerkules. Hinimok pa raw si Alba na huwag mag-resign pero ikinatwiran niya ang lumalalang kalusugan. Lunes pa nalaman ng SRA board ang pagbibitiw. Ilang beses na po sila nagsasabi na mataas po yung blood pressure niya. And then they were getting concerned na rin po yung mga employees namin. Pero napagkasunduan din sa naturang board meeting na tuloy ang pagtupad sa tungkulin ng SRA. Hindi raw konektado sa kontrobersya sa sugar importation ang pagbibitiw ni Alba. Improper yung lahat na ginawa po ni Admin Dave and the SRA. So for those who want to speculate and include it or make a create a scenario among ourselves in the SRA po, personally, I will not allow that to happen. Ayon sa Department of Agriculture, problema sa kalusugan rin ang alam nilang dahilan ni Alba. More on the health reasons. Kasi marami na rin kasing mga challenges. Ayon sa Presidential Communications Office, sa April 15 pa magiging epektibo ang resignation ni SRA Administrator Alba. Ito'y para bigyan daan daw ang paghahanap sa papalit sa kanya sa pwesto. Pero para sa United Sugar Producers Federation of the Philippines, may mga hinahanap silang katangian sa papalit na SRA Administrator. Dapat ang qualities should be a pro-farmer. Yun ang pinaka-importante kasi the sugar industry is composed of 90% farmers. Ilan ang to mga millers. And then, conscious sa consumers. Sinisikap ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Alba ukol dito. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Nagkasundo ang Pilipinas at China. Naresolbahin ang mga gusot sa West Philippine Sea sa pamamagitan ng dialogo at diplomasya. Pero sa gitna niyan, pinuna ng China ang mga hakbang ng Pilipinas kasama ng ilang kaalyadong bansa gaya ng Amerika. Nakatutok si JP Soriano. Mula sa panunutok ng China ng laser sa ating Coast Guard nitong Pebrero na inalmahan mismo ng Pangulo hanggang sa mga namataang sasakyang pandagat ng China sa Pag-asa Island gayon lang Marso. Hindi na matapos-tapos ang isyu sa pagitan ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea. Kaya paprangkahin na raw ng Pilipinas ang China sa pag-uusap nila sa Bilateral Consultation Mechanism o BCM. We intend to discuss in a frank manner issues of concern and will endeavor to identify mutually acceptable approaches towards addressing these issues in today's meeting.
Sa pagtatapos ng pulong, may napagkasunduan naman. Both our countries' leaders agreed that maritime issues should be addressed through diplomacy and dialogue and never through coercion and intimidation. Maritime issues are not the entirety of China-Philippines relations, and we should not allow specific differences to define our bilateral relations. Bukod sa issue ng West Philippine Sea, inuungkat din ng China ang planong dagdag EDCA sites ng Amerika sa Pilipinas. Ang anumang kooperasyon daw ng dalawang bansa dapat daw makakatulong sa pagpapanatili ng kapayapaan at hindi raw mapanganib sa interes ng iba. Ang pagdadagdag daw ng military deployment ng Amerika ay nagpapalala sa tensyon sa reyon. Wala pang bagong tugon ang US Embassy sa Pilipinas kaugnay sa pahayag na ito ng China. Pero nauna na nitong iginiit na dahil sa EDCA ay sabay na nakapagsasanay ang mga militar ng Pilipinas at Amerika sa pagresponde sa mga krisis. Tutol din ang China sa mga ginagawang joint patrol operations ng ibang bansa at Pilipinas sa South China Sea. Bukod sa planong joint patrol operations ng Amerika, Pilipinas at Japan, may nauna ng passing exercise ang Pilipinas at France. Natapos man ang meeting na ito sa pagitan ng Pilipinas at China para pag-usapan ang mga gusot sa South China Sea, wala pa rin katiyakan sa ngayon kung ititigil na ba ng China o hindi ang mga ginagawa nilang aksyon sa West Philippine Sea. Sa susunod na buwan, ang Amerika naman ang makakamiting ng mga opisyal ng gobyerno ng Pilipinas para sa 2+2 ministerial dialogue kung saan pag-uusapan din ang mga maritime issues kabilang na ang sa South China Sea. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Nakaapekto raw sa mental health ang pagbababad sa social media. Batay po yan sa isang pag-aaral. Pero sabi ng mga eksperto, kahit ang maikling break o detox, malaki ang may tutulong para maayos ang emosyon at pagtingin sa sarili. Nakatutok si Mark Salazar. Si Kiara, 52 minutes lang ang daily average time sa Facebook. Hindi raw siya masyadong babad. Pero minsan, naaapektuhan pa rin siya ng mga post ng friends na umaalagwa sa buhay. Pag nararamdaman ko yun, yung sign ko na kailangan ko muna talaga magmuni-muni. Mas ano lang, parang problema na kailangan kong harapin sa sarili ko. Si Jason, hindi rin naiiwasang mainggit. Nakakita po ako ng mga peer ko po na nakakaibang bansa ho, nakaka-travel. Kinukumpara ko ho sarili ko na parang nakaka-travel naman din po ako, pero siguro ho sila kasi parang kada linggo na lang may beach, may hotel. May pag-aaral ang American Psychological Association na kapag binawasan mo ng kalahati ang tagal ng babad mo sa social media, sa ilang linggo lang gaganda ang pakiramdam mo at pagtingin sa sarili. Social media detox ang tawag dito ni Dr. Ana Tuazon. Hindi na nila matigilan na maging, you know, malungkot, na konti lang yung likes, nagbibilang na sila ng likes, ng hearts, ng comments, ng followers. Sabi ko, teka, stop muna tayo, step back, let's detox. May pagkatuso raw kasi ang social media. Yung akala mong inaaliw ka lang, ginagatungan na pala hindi lang ang iyong interes, kundi pati ang iyong emosyon. Mabuti at matalas at wais sila Kiara at Jason, kaya mabilis nilang napoproseso ang epekto ng social media. Hindi ho lahat na nakikita ko sa social media totoo. Kahit makita ko ho na may magandang nangyayari sa ibang tao, hindi ho ibig sabihin na nawala din magandang nangyayari sa akin. Pag masyado nang stressful sa school, pag tambak na yung mga gawain, ay siguro mga ilang araw o isang linggo, no, yung paglayo ko sa social media, nananatili pa rin po ako sa mga messaging apps kung saan pa rin ako nakikipag-connect para sa work, sa school. Pero may mga pasyente si Dr. Tuazon na kailangan na ng psychological intervention. At kasama sa therapy nila, ang pagbabago ng disenyo ng kanilang social media. I do this more for people with body image issues, eating disorders, kasi very prone to social media. Ano yan eh, very vulnerable sila sa social media. So I say, diba, all the models off. Unsubscribe mo na. Celebrities, models, yung mga so hard to aspire, yung super aspirational. Ang social media ay hindi naman daw likas na masama.
isa itong kasangkapan na pwedeng para naman sa edukasyon, entertainment, connectivity sa kapwa. Pero gaya ng lahat ng bagay, hindi rin dapat sumusobra. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Nagpaabot ng kanyang pagkabahala si Pangulong Bongbong Marcos kaugnay sa mga engkwentro sa Masbate. Sabi ng Pangulo, nagdulot ng trauma ang karasan sa mga apektadong sibilyan sa Masbate, lalo na sa mga estudyante at guro. Pinapakita lamang daw nito na bagaman umusad ng laban ng gobyerno sa communist terrorist groups, dapat pa rin daw na maging alerto para hindi na maulit ang mga ganitong karasan sa hinaharap. Kinundin na rin ito ng Department of National Defense. Gayun din, ang paggamit ng mga improvised explosive devices o IED malapit sa mga eskwelahan at pampublikong lugar. Pagsisiguro pa nila sa publiko, ipagpapatuloy nila ang kampanya para mapuksa ang mga ganitong karasan, katuwang ang AFP. Bukod sa bayan ng Placer at Kawayan, isa ring engkwentro ang nangyari naman sa bayan ng Dimasalang nitong Miyerkules. Ayon sa Dimasalang Police, nag-iikot ang kanilang tropa kaugnay sa nalalapit na barangay at SK Elections nang makita ang propaganda streamers ng NPA. Kasunod daw nito ang isang pagsabog at pagpapaulan sa kanila ng bara ng baril. Dalawang pulis ang nasugatan. Magandang balita! Dahil may dagdag na 4,000 pisong bayad ang COMELEC para sa mga gurong magsisilbi sa barangay at sangguni ang kabataang election sa Oktubre. Yan at iba pang update, 7 buwan bago ang susunod na botohan sa pagtutok ni Tina Panganiban Pero. Hindi matatawaran ang sakripisyo ng mga guro tuwing eleksyon. Kaya ang COMELEC hindi tinawaran, kundi daragdagan pa ang honoraria ng mga guro magsisilbi sa Barangay SK Election sa Oktubre. 8,000 hanggang 10,000 pesos ang matatanggap ng mga miyembro ng Electoral Board, mas mataas ng 4,000 piso kaysa dati. Kung wala po kasing tax exemption ang ating pong mga guro, medyo malaki-laki pa rin ang maiuwi po nila. Kukunin po namin yan sa ating mga savings at yung mga natipid natin doon sa procurement ng ibang mga kagamitan. Pero patuloy raw pinag-aaralan ng ilang ahensya ng gobyerno kung pwedeng ibigay ang pondo ng maaga, gaya ng panawagan ni Vice President at DepEd Secretary Sara Duterte. Ang overtime pay, meron kaya? Bawal po kasi ang pagpabigay ng overtime sa hindi namin empleyado. Ang mga guru po kasi ay empleyado ng Department of Education and therefore hindi po namin pwede mabigyan po ng overtime. Sa ngayon na imprenta na ang mahigit 90 milyon na mga balota. Mano-mano ang eleksyon, kaya mano-manong isusulat ng botante ang pangalan ng iboboto. July 3 to 7, ang unang itinakda ng COMELEC na paghahain ng Certificate of Candidacy para raw mas maagang madesisyonan ang mga kaso sa nuisance candidates. Pero iniurong na nila ito sa August 28 hanggang September 2. Na-realize natin mas maaga, wala namang pera ng mga kababayan natin na tatakbo. Dapat we have to equalize everything. Number 2 po, yung para ma-prevent natin yung umiinit na sitwasyon na nagkakaroon ng violence. Baka po kasi yung init ng sitwasyon, lalo na sa isang barangay election, ay mas mapalubha, umahaba po, kaya mas binarapat natin mapaiksi. Sa August 28 din, magsisimula ang election period. Kasabay nito ang pagpapatupad ng gun ban at tigil sa public works at social services projects. Kung kailangan, hihingi muna ng permiso sa COMELEC. Para naman sa election 2025, nais ng COMELEC na ibang makina na ang gamitin at sana raw ay may makuhang mas magandang teknolohiya. Pero depende raw yan sa rekomendasyon ng COMELEC Advisory Council at sa pondo. Sana nga maisang tabi na natin yung 98,000 na vote counting machines sapagkat ito po yung 3 beses na nating nagagamit at sa ating pong palagay at pag-aaral ay maaari hindi na maging ganun effective po ang paggamit nito. Full automation plus transparency count, yun po ang ating pong pipiliin. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Nag-iimbestiga na po ang Fraternal Order of Eagles of the Philippines kaugnay ng pagkamatay ng isa umuno nitong aplikante sa Cavite. Inaalam na raw nito kung bahagi nga nila ang grupong Cavite Samaritan Eagles Club. Iniimbestigahan din nila ang pagkamatay ni Glenn Albert Binoya dahil sa stroke at hemorrhage matapos sumailalim sa initiation rites ng club noong Enero. Hindi raw gawain ng Fraternal Order of Eagles ang mga nakita sa video na pagpapahirap sa mga aplikante nila tulad umano ng pananakit at pagpapakain ng sili. Kung mapapatunayan daw na miyembro nga nila ang Cavite Samaritan Eagles Club,
Maaari raw mapatalsik sa grupo ang mga sangkot sa naturang insidente at masampahan din ng reklamo. We are not tolerating any unlawful acts with our organization. Itong mga pagpapahirap at talagang pananakit ng kapwa para makasali sa aming organization ay hindi talaga namin ito tinotolerate. May mga kakasuhan na sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel de Gamo. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, ang isa sa mga idinadawit sa krimen na si Negros Oriental Representative Arnolfo Teves, iimbestigan din daw ng DOJ para sa iba pang kaso ng pagpatay. Kasabay nito, sinalakay ng mga otoridad ang compound ng kanyang kapatid. Narito ang saning puwersang pagtutok ni Maki Pulido at Alan Domingo ng GMA Regional TV. Balitang Bisdak! Hindi bababa sa 10 baril kabilang ang long firearms o rifles, sandamakmak na mga bala at iba pang baril ang nasabahan sa raid sa compound na ito sa Santa Catalina, Negros Oriental. Ayon sa CIDG, may nakuha rin silang aabot sa 18 million pesos na pera, dalawang smartphone at ilang dokumento sa isang sasakyang nakaparada roon. Nakapangalan ang search warrant kay Pride Henry Teves, dating gobernador at kongrehista ng Negros Oriental. Kapatid siya ng kasalukuyang Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Teves Jr. na idinawit sa pagkamatay ni Governor Roel de Gamo. Paglilinaw ng CIDG, bahagi ito ng kanilang operasyon laban sa mga armas na wala o paso na ang lisensya at walang kinalaman sa de Gamo case. This is for illegal possession of firearms. Merong ammunition for 9mm, 45, 5.56, and merong mga bala ng shotgun. There are bullets or ammo for, they say, M14. Wala si Henry sa lugar ng maganap ang raid. Sabi pa ng CIDG, may isa raw hindi tukoy na tao mula sa compound na nagtapon ng mga armas sa labas ng compound at tumakas. May mga naaresto rin daw ang CIDG operatives na may mga dalang armas. Isa sa kanila nag-volunteer daw na ibigay ang kanyang armas. Dagdag pa nito, walang kinalaman sa de Gamo's Lake case ang raid kundi sa operasyon kontra loose firearms. Ang naganap na raid, tinawag na patuloy na harassment sa pamilya Teves ng kanilang abogado. Maraming reasons. Maybe they want to, they think that it would be politically expedient to break the hold of the Teveses in Negros politics. Maaring negosyo, isabong. Hiniling na rin ang kampo sa House Committee on Ethics and Privileges na bawiin ang 60-day suspension laban naman kay Congressman Arnie Teves. Hindi naman daw binastos o winalang bahala ni Teves ang komite at unavoidable circumstance daw ang banta sa buhay ni Teves na pinapayagan daw ng House rules. Hindi naman dahil may kasalanan siya kaya hindi siya makauwi dahil may banta sa kanyang buhay. Pero ayon sa komite, mga kongresistang bumoto para sa suspensyon ng maaaring magmosyon na bawiin ang suspensyon batay sa House rules. Pero dapat ihain ang motion sa parehong araw o kaya sa susunod na session day. Dahil naka-lenten break na ang Kamara, sa May 8 na raw ito maaaring gawin. Interpretation din natin sa House rules na pag na-print na yan, na motionan na rule na i-furnish na copy yung mga concerned entity. So good as printed na. Sabi naman ng Interior Department, alam mo, ang dami nang sinasabi ni Mr. Teves. Basta simple lang, gumawa ka ng kalokohan, talagang dapat kang managot. At kung ikaw ay pumatay ng tao, dapat kang managot. Sa ngayon ay hindi na lang sa pagpatay kay Governor Roel de Gamo na iuugnay si Teves. May 17 tao raw na pinatay ang kampo niya at posible pang humaba ang listahan ayon sa Justice Department. Pero iimbestigahan pa raw ito para magkaroon ng case folder ang bawat kaso ng pagpaslang. We have to investigate them systematically to get the necessary data. Everything that is needed to prove a case has to be built up from scratch. Dagdag pa ng Justice Secretary, may organisasyon sa Negros Oriental na binubuo ng 7 hanggang 10 tao na sangkot sa mga pagpatay na maaari raw may kinalaman sa pagpatay kay de Gamo. Bandang March 30 o 31, may kakasuhan na raw sa pagpatay kay de Gamo. I will look at the extent of it because if a case will be filed, it will still have to undergo preliminary investigation. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido. At ako si Alan Domingo ng GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Nakatuto kami 24 oras.
Fun Friday chikahan tayo mga kapuso. From north to south ng Pilipinas, ang hatid na kilig at saya ng mga bida ng underage at ni pambansang Ginoo David Licauco. At tinutukan niya ni Sara Hilomena Velasco ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Paglabas pa lang ni David Licauco, hiyawa na ang fans na nagkisaya sa 22nd araw ng panabo. Ang isa sa kanila, may tinatanging mensahe para sa pambansang Ginoo na sinagot naman ni David. Guwapo kayo! Talaga paragot na! Guwapo ka si David! Guwapo ka si David! And just by being here, seeing the people of Panabo, such a great honor na talagang sumisigaw sila and they really I really felt the love. Kaya super thankful ako. But wait, there's more. Dahil nang harana naman siya sa 86th araw ng Davao. Pero ang lalong nakakakilig, ang good news niya sa mga nakakamiss sa tambalan nila ni Barbie Forteza. I have a teleserye with Barbie coming up and we also have several movies lined up. So, yun, sana abangan nila. Baguio-bound naman ang ilan sa cast ng GMA Afternoon Prime Series na underage. At pagdating doon, sinamahan ang mga fans sa pagsakay sa ilang amusement rides. Hindi ko po sinasabing nahilo ko, pero parang ganun ang hapo. Nahilo po ako, pero at least nag-enjoy po kami. I think lahat kami nahilo, pero I had fun. I hope they had fun also. And we won! My team won! So ayun, congratulations natin. Nahilo kami, pero yung connection po namin, mas parang mas naging magaan. We got to spend the entire afternoon riding rides, and I got to do it kasama ng mga fans. At first, syempre, hindi pa namin parang, yan, nagkakapaan pa kaming lahat. And actually, the second ride, yung Vikings, doon namin parang mas nakilala namin yung isa't isa doon. Para sa GMA Integrated News at GMA Regional TV 1 Mindanao, Sara Hilomen Velasco, nakatutok, 24 oras. Susunod! Sparkle artist Andre Sison at dalawang iba pa namatay sa aksidente. At Herlyn Budol na mapapanood na soon sa Magandang Dilag, paano nga ba pinaghahandaan ang kanyang role? Tutukan lahat ng yan sa pagpapatuloy ng 24 oras. Inviting you to download and stream my latest single sa aking Daigdig on Spotify, iTunes, YouTube Music, Apple Music, and other digital stores worldwide. You may also request sa aking Daigdig in Barangay LS 97.1 and Barangay FM stations nationwide. Only from GMA Music, the best of homegrown music. Kahit magkandasugat-sugat na po ako, hindi po ako susukot ay hanggat hindi ko po natutulungan si nanay na mangarap ko niya. Mahalaga ang tagumpay, pero mas mahalaga na matuto ka sa lahat ng kabiguan mo. Kasi doon ka lang higit na magiging mas matatag na tao. Hearts on Ice, weeknights, 8:50 p.m. Hearts on Ice, weeknights, 8:50 p.m. sa GMA Talababat.
Update sa mga nawawalang sabungero, aminado ang Justice Department na hirap itong maghanap ng mga testigong magdidiin ng mastermind sa kaso. Eksklusibo ko namang nakapariyamang ilang kaanak ng ilan sa mga nawawala. Yan sa Sanib Puwersa naming tinutukan ni Ian Cruz. Higit isang taon at tatlong buwan nang nawawala sina Edgar Malaca, Ricardo Sakdalan, Alex Quijano, Teddy Javier, Jonalyn Lubugin at magkapatid na sina Jeffrey at Nomer Depano. Nagsabong ang grupo sa AA Cobra Game Farm sa Barangay Tangop, Lipa City, Batangas at mula noon ay hindi na nakita. Sabi ng ina ng magkapatid na Nomer at Jeffrey, bukod sa walang araw mapagkunan ng informasyon, hindi pa rin umuusad ang kaso. Wala pang natutukoy ng mga suspect ang pulisya. Paano kami magkaso kung wala kaming lead? Sino ba maghahanap ng lead kami pa ba po? Wala kaming makakayanan. Kaming mga pamilyang nawalan, pakiramdam namin parang walang tumutulong sa amin. Marami ng mga kaso ng iba na resolve na nila, pero yung amin hindi pa hanggang ngayon. Napakasakit naman nun, sir. Tahimik lang kami, pero masakit sa damdamin namin. Lalo na ako, dalawang anak ko. Buti nga po ngayon, sir, andyan kayo. Mga ngalampag na naman tayo, ika nga. Tinitiyaga ni Aling Fe na bumiyahe ng 3 oras mula Bulacan sa kada may case conference ng mga missing sabungero sa DOJ sa Maynila. Sa pag-asang darating ang pagkakataon, lilinaw din ang lahat ng ito. Masakit. Hanggang ngayon, napapanaginipan ko sila, sir. Humihingi si Nomer ng tulong. Sabi niya, Mama, gusto ko nang umuwi dito. Hirap na kami dito. Ano ibig sabihin nun, sir? May mga umuugong pa rin daw ng mga balibalitang sila ibabayaran kapalit ng pag-atras ng demanda. Yung balita na yon, totoo man sa hindi, hindi naman kami magpapabayan. Parang iniinsulto naman kami ng gusto nun porque maliliit lang kaming tao. Kasama si Aling Fe sa Senate hearing noong makaharap daw nila ang isabong operator na si Charlie Atong Ang, nanuoy nangako na sila'y tutulungan para mahanap ang kanilang mga kaanak. Kung totoo nga sinasabi niya, tumulong. Tulungan niya kami. Kung tutulungan sana noon pa. Sinusubukan pa rin namin kuna ng pahayag si Ang para naman sa ina nang nawawala rin si Edgar Malaca. Malinawan niya sa mga ebidensyang nakuha kung saan naganap ang krimen. Para sa akin po ay maliwanag na sa sabungan nawala yung anak ko. Huwag nilang sabihin na hindi nagpunta ng sabungan. Huwag nilang sabihin na nakalabas na. Dahil ito po ganito, pag lumabas sila, iniiwan na po doon. Madalas daw magpakita si Edgar sa kanyang panaginip. Malapit na tayong magkita, nanay. Yun po ang sabi niya sa akin. Kaya sa puso ko po, buhay ang anak ko. Kung buhay pa sila, sana naman pakawalan na nila para naman makasama namin. Dapat naman sana bigyan mo naman ni Secretary Remulla ng pansin, pagtuunan niya itong kaso na ito. Hello, Edgar. Nami-meet na ita. Gusto na ito ay yakap. Gusto ko na siya uwekaw. Muli namang nagtungo sa Department of Justice ang ilang kaanak ng mga nawawalang sabungero. We also consider it as part of the healing process because yung nga, the presumptions of law with regard to this, you call them missing, but we know that somehow we cannot find them anymore. And we have to move forward and treat them as already death investigations. 3 kaso pa lamang ang naisampa sa korte habang 5 pa ang hindi nareresolba. Marami pang insidente ng missing sa bungero ang patuloy na sinisiyasat. Ayon sa Department of Justice, posibleng malaking tao ang nasa likod ng pagkawala ng mga sabungero. Kailangan daw kasi ng maraming resources para dukutin ang higit 30 tao. Pero pinakamahirap ayon sa Justice Department ang paghahanap ng mga testigo para idiin ang mastermind. We need a major break in the case for somebody to come up and talk with evidence. We cannot rely on speculation. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz. At ako si Emil Sumangil. Nakatuto kami 24 oras. Matapos ang isang dekada, nakumpleto ng isang Pinoy ang kanyang travel goals na makapunta sa lahat ng mahigit 1,600 lungsod sa bayan at bayan sa bansa.
Espesyal ang huli niyang destinasyon na Bantay Sarado dahil nasa gitna ng West Philippine Sea. Makilakbay tayo sa pagtutok ni Rafi Tima. Sa bangka pa lang excited na si Marco Puzon. At nang makatuntong sa Pag-asa Island. 10 years. Natapos ko na ang Pilipinas. All 1,634 municipalities. 10 years. Emotional si Marco dahil ang bayan ng Kalayaan sa Palawan na lang ang hindi pa niya nararating hanggang sa puntong ito. Salamat sa The Great Kalayaan Expedition. Mapalad daw si Marco na maimbitahan sa familiarization tour ng ekspedisyon dahil pinakamahirap puntahan ang Kalayaan. Kontrolado ang pagpunta sa mga isla nito tulad ng Pag-asa na binabantayan ng mga sundalong Pilipino dahil sa presensya ng mga puwersa ng China. Ngayon, bukod sa Pag-asa, naikot niya ang mga isla ng Likas at Lawak, mga islang bibihirang mapuntahan. When I wrote to them back in 2019, kailangan daw ng clearance ng LGU, DILG, and then military. So parang ang labo talaga niya. So mid-time na, sige, tanggap ko na kung hindi ko mapupuntahan yung Kalayaan. 2013 sinimula ni Marco ang pag-iikot sa lahat ng bayan at syudad sa bansa matapos mawala ng trabaho. At para opisyal, pumipirma siya sa logbook ng pinupuntahang bayan at syudad. Hindi lahat nakakalog, but most of them naman, pumupunta talaga ako sa munisipyo. Nagpipicture ako doon. Bagamat Kalayaan ang pinakamahirap marating, hindi raw kinukumpara ni Marco ang mga bayan na kanyang pinupuntahan. Whenever I go to a place, I empty my mind and see what's there. I'd try to see what's meron doon na common sa lahat or sabihin natin different sa lahat, and I treat it as special. Pinarangalan si Marco bilang unang Pinoy na narating ang lahat ng bayan at syudad sa bansa. Karanasang plano niyang isulat sa libro. Kung may tatatakaan niya sa mahigit 10 taon niyang pag-iikot sa Pilipinas, ito ay ang mga taong kanyang nakilala. It's actually challenging people na nabisita niyo ba ang inyong home province. Baka isa lang na town, dalawang town. So maganda siya na to start sa inyong home province. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras. At abangan! Ang galing ng Filipino duo na sasabak at makikipagsabayan sa world stage ng figure skating. At ang hakbang kontra malnutrisyon sa Quezon ng GMA Kapuso Foundation na hindi lang minsan ang pagpapakain kundi pangmatagalang solusyon. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik po ng 24 oras. Pick to win sa Love Is Us Always and Forever promo. Download the GMA mobile app and register your details. Watch GMA shows and wait for the Love Is Us Always and Forever Pick to Win promo signal and submit your entry. Go to gmanetwork.com/loveisuspromo for more details. Hearts on Ice. Weeknights, 8:50 p.m. sa GMA Telebabad.
自分の体は脳で動かすのは知ってるけれども、新しい体っていう来た時に脳は対応できるのかって、まあ、これはすごい問いとして面白いな。でだからどっちかというと、そのこれを使って便利になろうっていうよりか、あの脳がどうそれを受け入れるか、あるいはどう変わるのかという興味があって始めました。こういう技術が発展してきて、誰でも自由に体をデザインできるようになったとしたら、もはや普通なんていう定義は意味をなさないを担ってるわけで、そういうこの普通ってなんだろう、例えば障害ってなんだろうって、普通じゃないのが障害なのかみたいな、この概念がもう全部 I am ready GMA Weather Servisyon Totoo ng GMA News。Mga kapuso, maging I am ready sa mainit at maalinsangang weekend. Bagyang gumalaw palayo ng bansa yung ridge o yung extension ng high pressure area. Pero tuloy-tuloy ang pag-iral ng easterlies o yung mainit na hangin. Kaninang alas 2 ng hapon na itala ng pag-asa ang 46 degrees Celsius na init factor sa San Jose, Occidental Mindoro. Base sa datos ng Metro Weather, ilan sa may pinakamatataas na init factor o yung damang init ngayong weekend ang Dagupan, Pangasinan na nasa 40 to 42 degrees Celsius. At Tugigaraw at Cotabato City na nasa 41 degrees Celsius. Aabot naman sa 39 at 40 degrees Celsius sa Catbalogan at Borongan sa Samar at Nagbilaran sa Bohol. Sa Metro Manila, mainit din sa 36 degrees Celsius. Ayon sa PAGASA, walang namamatang sama ng panahon ngayong weekend. Pero may chance pa rin ng ulan sa ilang bahagi ng bansa. Sa Luzon, may makilang ulan sa Quezon, Aurora, Ilocos Region, Pangasinan, Camarines Provinces, Mindoro at Palawan. Mauulit yan sa Linggo at posibleng ulanin na rin ang Cagayan Valley at Cordillera. Sa Metro Manila, nananatiling mababa ang tsansa ng ulan pero maging I am ready pa rin. Malaking bahagi naman ng Visayas at Mindanao ang uulanin. May malalakas na ulan lalo na sa Sabado, kaya babala po sa posibleng pagbaha. Ang mga pag-ulang yan ay dulot ng localized thunderstorms. Pinatunayan ng ating pambatong figure skating duo na kayang-kaya na nilang sumabak at makipagsabayan sa world stage. Pero simula pa lang daw yan ng kanilang Road to 2025 Winter Olympics. Makitime out muna tayo kay Chino Trinidad. Sa kanilang pag-ukit ng kanilang lugar sa kasaysayan ng Philippine sports, sinigurado ni na Isabella Gomez at Alexander Corbin na magiging maayos ang kanilang routine sa short program dito sa Super Arena ng Saitama, Japan. Sina Bella at Sasha ang kauna-unahang pares mula sa Pilipinas at sa rehiyon ng Timog Silangang Asya na makalalaro sa World Figure Skating Championships. Bukod sa isang tinatawag na bubble sa execution ng kanilang routine sa short program, naipakita pa rin ng pares na nararapat na silang mapasama sa world stage. Nagtala sina Bella at Sasha ng 53.29 points, pinakamataas na kanilang naitala sa 2023 season. Sapat na para makapwesto ng 18 sa kabuang 23 entries mula sa iba't ibang bahagi ng daigdig. This whole season, like, we struggled a lot. And I think this competition, like, on the biggest world stage, we did what we could do. So, we're very pleased. Yeah, the most important. Nag-uumapaw sa tuwa at pride ang dating ice skater at ngayon pinuno ng Philippine Skating Union na tinutukan ang pares mula sa Pilipinas. I'm very proud of our skaters and for representing the Philippines here right now on the world stage as the first Southeast Asian pair and also Philippine pair. Simula pa lamang ito ng pagdalakbay ng makasaysayang pares ng Pilipinas na ang target ay ang makapasok sa 2025 Winter Olympics. We're just enjoying every moment and we can grow from every second and learn from what's going on now and from our mistakes, but I feel very present and very proud and I'm super excited to look forward to our future. Mula sa Saitama, Japan, para sa GMA Integrated News, Chino Trinidad Acuduto, 24 Horas. Huwag palampasin! Literal na magpapasarap ng pamamasyal sa luneta. Pwede nang subukan ngayong mismo at hanggang weekend.
Fire drill sa Laguna, naging totoong emergency nang maospital ang higit 100. Walang patid ang pagtutok. Dito lang sa 24 oras. Are you the next big Kapuso star? Nandito na ang chance na pinakahihintay mo. Sparkle is bringing your dreams closer to you. Catch the Sparkle Caravan across the Philippines. Arangkada na simula March 25, 10 a.m. to 4 p.m. sa The Atrium, SM City, Telabastagan, Pampanga. Be part of Sparkle, the country's leading talent management group. Tara! G! Audition na sa Sparkle Caravan! May kausap po kasi akong content creator, Tay. Nagustuhan ko kasi yung kanta niya eh. Bagay nga po yun sa routine ko eh. Bata pa lang ako, alam ko na kung ano ang mga bumubuo sa isang pangarap. Anong may paglilingkod namin siya iyo? Personal ko pong inaasikasa yung nangyari sa anak ninyo. Pero ilang beses man ako madapa, mas maraming beses akong babago. I will rise above them all. Hearts on Ice, weeknights, 8:50 p.m. Nagbalik sa cellphone, kag may nagbalik sa cash nga 2,500 pesos nga hindi ilak. Nalipaigid ako as a teacher nga ang ining inisyatibo na ka-create sa positive change sa mga estudyante. Ako mismo naka-experience ang una nga hindi makakuha sa staff toys. Galing sa dalayan kong hampang, dito ko nakita nga may aragal isang mga techniques at strategies nga pwede mo gamiton kag makabulig sa imo para makakadaog ka sa mga staff toys. According to kids, the last team leaving Odessa with many children and elderly people on board.
כן, זה אתה. ותראה באיזה רקע. מה אתה חושב, זה מרגש אותך? בוא אני אראה לך. זה אח שלי. זה אח יותר גדול. Dahilan para balik-balikan ang luneta tuwing Biyernes at weekend. Bukod sa mga tanawing nakakabusog ng mata, meron na rin silang literal na nakakabusog dyan. At live mula roon, nakatutok si Joseph Moro. Joseph! Vicky, thank God it's Friday at kung naghahanap ngayon ating mga kababayan ng gagalaan ngayong weekend, ay try nyo dito sa luneta dahil bukod sa pamamasyal ay pwede na rin kayong mag-food trip. Parking sentro ng kasaysayan, may estatwa na ni Dr. Jose Rizal, may pa-fountain pa. Pero dagdag simula ngayong araw ang literal na magpapasarap ng inyong pamamasyal. Kung food trip gusto nyo at mahilig kayo sa mga pagkain Pilipino, syempre isaw, ano to? Dugo? Betamax. Magkano? 35 pesos? 3 for 100. Ito, syempre may mga hotdog. At yung mga bata, syempre matatamis yung gusto nila. Ice cream. May mga ice cream din dito. Ma'am, magkano yung mga ice cream nyo? Patingin ako ng isa. So yan. 35 pesos. Welcome muli sa Luneta kung saan pwede na rin mag-food trip. Given na historic place siya, you can see na maraming tourists na pumupunta. If you're on a budget, you can always visit us. And if you're like feeling like you want to spend, you want to splurge, since we have a very wide variety of food. Pwede pang matuto sa pamamasyal. Ilan din sa pwede niyong pasyalan dito sa Luneta ay itong execution site o yung lugar kung saan mismo binaril ang ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal para hindi lamang tiyan ang busog kundi ang inyong diwa rin sa aral ng kasaysayan. He is good, honest, likes nature like me, okay. Likes animals like me, okay. And I love, that's why I love Jose Rizal. It does my kind of impression. I've heard so much good about Philippines from my friends who already visited. Pwede maki-food trip sa Luneta mula alas 3 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi, Biyernes hanggang Linggo hanggang May 18. As sa weekend, may mga live bands. Luneta is popular for picnics. So, andito yung mga, kaya we have food bazaars for additional food options para sa kanila. Vicky, bukas din ay magkakaroon ng mga live performances. May mga kakanta at may mga grupo ng musiko. Alas 3 yan ng hapon. At higit sa lahat, libre yan para sa ating mga kababayan dito sa Luneta para ngayong weekend. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Joseph Morong. Sa gitna ng aligasyong drug recycling ng mga otoridad, isinusulong sa kamera na gawing mandatory ang paggamit nila ng bodycam sa mga drug raid. Pero sapat na ba ang bilang niyan? Nakatutok si June Veneracion. They are asking 30% of the actual seizures as their payment. Ang nabistong pagbibigay ng porsyento ng droga bilang pabuya o muno sa mga impormante ng PIDEA, nangyari na rin pala sa PNP Drug Enforcement Group o PIDEG. Personally, I believe General Lasso. Para rin daw sa pabuya ang nabisto sa CCTV ng isang raid sa Maynila nitong Oktubre, kung saan nakitang ilang miyembro ng operating team ang kumupit umano ng kilo-kilong shabu mula sa nakumpiskang droga, katwira ng mga kumuha. Accordingly, para daw sa mga alpha nila, informant. Tayo po yung nagbibigay ng cash reward sa lahat ng mga informants natin in the previous accomplishments. Pero tayo nagtataka bakit nangyari pa rin to. So, maaring yun na rin ang kalakaran ng mga tao na yan.
Sa harap ng kontrobersya tungkol sa drug recycling, isa sa nakikitang solusyon ay ang paggamit ng body-worn camera ng mga operatiba para matiyak na walang magnanakaw ng ebidensya. Itinutulak sa kamera na gawin na yang mandatory sa mga anti-narcotics operations. Sa NCR Police Office, mahigit 600 na bodycam ang naka-issue na mamonitor ang kuha ng mga ito sa iba't ibang police headquarters. Napakalaking bagay po ito upang magkaroon ng deterrence, no? At yung pong ating mga operatiba ay mag-isip o magdalawang isip na hindi dapat sila gumawa ng masama dahil lagi pong may nagmamasid sa kanila. Pero ang problema, kulang na kulang ang bodycam ng PNP. Ang PDEG halimbawa, may dalawang bodycam sa national headquarters at isa sa bawat regional office. Dahil kulang sa gamit, mas tinututukan ng PNP ang pagsala sa kanilang mga tauhan. Kabilang po dito sa complete background check, nagsasagawa rin din po tayo ng lagi ang drug testing, unannounced drug testing po ito para matiyak po natin na yung mga pulis natin na hindi gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Bawal na rin ang endorsement o yung rekomendasyon ng mga opisyal. Para sa GMA Integrated News, Jun Veneracion, Nakatutok, 24 Horas. Isa sa bawat limang mag-aaral sa Pilipinas, edad 5 hanggang 10 ang underweight o kulang sa timbang. Batay sa 2021 Expanded National Nutrition Survey ng Food and Nutrition Research Institute ng Department of Science and Technology. Isa po yan sa mga rason ng pagsasagawa natin ng Give a Gift, Feed a Child Project sa mga eskwelahan. Hangad ng GMA Kapuso Foundation na magkaroon ng malusog at masiglang pangangatawan ang bawat batang Pilipino. Sa datos ng National Nutrition Council noong 2021, pang-siyam na probinsya sa bansa ang Quezon sa may pinakamataas na kaso ng malnutrisyon. Isa rin ang probinsya sa sinalanta ng Bagyong Karding noong nakaraang taon. Kaya naman isa ito sa napili ng GMA Kapuso Foundation para maisagawa ang Give a Gift, Feed a Child Project, kung saan mahigit 300 mag-aaral mula sa 3 paaralan na sa General Nacar ang lalahok sa ating feeding program. Sa aming pagbisita roon, naabutan naming abala sa pagluluto ang mga magulang, ang pagsasaluhan ng mga mag-aaral, paksiw na isda na may talong at ampalaya. At sa mga susunod na buwan, ang mga gulay na ating ihahain, manggagaling sa mga tanim na gulay mula sa ating Gulayan sa Paaralan Project. May gulay pong talong, may siri, may ampalaya, na yung pong mga gulay na iyon ay kasama at makikita ninyo sa aming Gulayan sa Paaralan. Na yun po ay nanggaling sa GMA at saka sa DA. Talagang siguro ito na yung feeding program na masasabi naming swak na swak sa mga bata. Talagang sila ay busog na busog. Para magtuloy-tuloy ang pagpapakain ng masusustansyang pagkain sa loob ng kanilang mga tahanan, namigay rin tayo ng vegetable seeds at tinuruan ng mga magulang sa wastong pagtatanim. Katwang ang Municipal Agriculture Office ng General Nacar. Marami po ako natutunan sa pagtatanim po na mai-apply ko rin po doon sa aming tahanan. Nasisigurado ko pong sariwa at makakain ng aking anak. Kami po ay nagpapasalamat at natutuwa dahil ang GMA Kapuso Foundation ay may ganitong programa. Hindi lamang yung feeding kundi yung sa pagtatanim kung saan dito nang gagaling yung ating mga pagkain. Maraming salamat din po sa Rhea Generics sa pagsuporta sa proyektong ito. Abangan! Katagang walang iwanan, binigyang kahulugan ng isang klase na may espesyal na pinag-ambagan. Alamin yan sa pagbabalik ng 24 Horas. Gusto mo talagang malaman kung bakit hindi ko naabot ang mga pangarap ko? Ikaw ang dahilan kung bakit ako nakulong sa ganitong klaseng buhay. Lahat ng malalaking bagay, sa maliit din naman nag-uumpisa. Wow! Pareho na po kami! Gusto ko pong maging figure skater katulad po ni Nanay. Baka mas mahalin niya pa ako lalo pag natuloy ko yung pangarap niya. Ang mga pangarap nila? Nay, sana pa makapunta po kayo bukas. Hindi ako pupunta dito. Malaking bahagi ng pangarap ko ngayon.
gagawin ko ang lahat para matuwa sa akin si nanay. Hindi ko po kayo bibiguin, nanay. Hearts on Ice, weeknights, 8:50 p.m. May gusto ka bang pag-usapan? May nais ka bang malaman? Kailangan mo ba ng kausap? At some point, life has to go on. O kahit kachismisan. Once you lose your respect for a person, yung love never mo na siya mababalik. If you measure 3.67 inches or less, then that's a micropenis. Do you really have to go through all these rules before you focus on yourself? Kapuso, kahit ano pa yan, i-share mo lang. Kasama si Dr. Ana Tuazon. Nasaan ka man, nandito kami. Makikinig at makikipagkwentuhan. Email us at sharekulang@gmanews.tv. Dahil sa buhay, lamang ang may karamay. #sharekulang. Pabili ng antibiotic kapag walang reseta. Isang gamot na pagyayag mo sa maling paraan, sa halip na gumaling ka, maaari mo pang ikapahamak. Ilan po ba yung budget ninyo para dun sa gamot at napagkasahin ko na lang? 500 yung pera ko. Ah, 500. Kailangan na kayo sa dulo na. Sige, wait po. Nakasulat naman dito yung instruction. Okay po, tapos ito, sa inyo na lang yan. Wala na po kayong abayaran, sa inyo na po yung gamot. Medyo kabado pa nga ako at first kasi akala ko ang magiging reaction ng mga tao, ala, tumutulong lang yan kasi may camera na katapat. But nung pinost ko yung video na yun, siguro nakita nila yung sincerity and yung parang hindi ko siya ginago just for the content. Mahigit 100 estudyante sa Kabuyao, Laguna ang naospital matapos mahilo at mahimatay sa isinagawang fire drill sa kanilang paaralan. Dalawa sa mga naospital ang nasa kritikal na kondisyon. Ayon sa City Disaster Risk Reduction and Management, gutom at dehydration ang dahilan ng pagkahilo at pagkahimatay ng mga estudyante. Sinabi rin itong walang koordinasyon sa lokal na pamahalaan ng ginawang fire drill ng eskwelahan. Wala rin daw nakasiwang eksperto rito.
Kaya pinag-aaralan ng Kabuyaw LGU ang pagsasampa ng kaso sa pamunuan ng eskwelahan. Paliwanag naman ng pamunuan ng eskwelahan, hindi nila gusto ang nangyari. Ginawa rin daw nila ang lahat para matulungan ang mga estudyante. Apat na barangay na sa Batangas ang apektado rin ng oil spill mula sa lumubog na MT Princess Empress. Yan ang San Agapito, San Antonio, San Agustin Canluran at San Andres. Sa Calapan City, nagpatupad ng fishing ban dahil kontaminado ng langisang tubig. Nagdeklara na rin ang state of calamity sa 23 coastal barangay doon. Tuloy-tuloy naman ang clearing operations ng PCG. Ayon sa kay Justice Secretary Boying Remulla, inaalam pa kung may laman pang langis ang MT Princess Empress. Pati sa JS Prom, walang iwanan. Pinatunayan niya ng isang klase ng sorpresahe ng kanilang classmate na di na sana attend ng prom. Problema kaya yan sa date o iba pa? Baka mapuwing kayo sa pagtutok ni Maris Umali. Ika ng iba, friends or family, you choose. Ramdam na ramdam yan sa klaseng ito sa San Sebastian College, Recoletos. Mag-JS prom na raw sila sa March 31. Pero may kaklase raw silang hindi makakasama. Pero dahil one for all for one ang magkakaklase, kasabwat ang kanilang teacher, may sorpresa sa kanilang classmate. Now, another person was added to our list of attendees. That means si Prince. Gulat siya eh. Wala raw plano si Prince noong una dahil mahal ang bayad para rito. Hindi po ako makakantin kasi wala po kami pambayad for now. Sobrang gustong-gusto ko po talaga makakantin ng prom kasi alam naman po natin na hindi po lagi may prom. Pero para makasama siya sa prom, nag-ambagan ang kanyang mga kaibigan, pati nga raw mga taga-kabilang section. Pag wala siya, hindi kompleto yung araw. Wala naman po kaming wala naman po kaming pakialam sa pera at as long na masaya po kami and kompleto po kami. Napakabait po niya. Sa amin po magtatropa siya po ang pinakamabait. Yun lang po masasabi. So importante po na makasama po siya. Sobrang saya ako po nung araw na yun kasi hindi ko po talaga inaasahan na ganun kalaki yung iaambag nila for me po. Pati si Teacher Lila natuwa hindi lang para kay Prince, kundi maging sa ipinamalas na pagkakaisa ng kanyang mga estudyante. May mga nagtanong bakit daw ba mahal ang gasto sa kanilang prom. Sabi ni Teacher Lila, mga estudyante mismo ang pumili ng hotel para sa prom. Minsan lang po ito sa buhay nila. And kahit po siguro medyo titingnan mo yung memories na mabibuild mo doon, mabubuo mo sa araw na yon, sa gabing yon, medyo siguro naman po. Worth it naman. Nabanggit din sa video ang isa pang estudyante na hindi raw makakasama sa prom. Tanong naman ng netizens, paano naman daw siya? Worry not, dahil makakasama na rin daw siya. Simple ang ambagan kung titignan, pero ang ginawa ng mga magkakaibigan, halimbawa ng pagmamalasakit at bayanihan. Parang isang kaklase, hindi mapag-iwanan. Pero ang bagay na ito, hindi rin niya makakamtan kung hindi niya pinakitaan ng kapwa ng pagmamahal at kabutihan. Para sa GMA Integrated News, Maris Umali nakatutok, 24 oras. Chika in a minute! Mabilis na chikahan tayo para updated sa Showbiz Happenings. ARMY! Napakinggan niyo na ba ang latest title track ni BTS Jimin na Like Crazy? Ang fellow BTS member niyang si RM ang co-writer ng kanta na bahagi rin ng kanyang solo debut album na Face. Double dose of kilig naman ang hatid ng GMA Public Affairs digital series na 0 Kilometers Away. Sa isa kasing episode nito, idinaan ng graphic artist ng serye na si Alvin Kaintik ang kanyang proposal sa girlfriend. Tila normal na newsfeed lang ang tinitingnan ng character ni Mavi Legazpi sa eksenang ito. Pero kung i-zoom in, makikita ang photo collage ng couple with the popping question na will you marry me? Kwento ni Alvin, gulat na gulat ang kanyang girlfriend sa sorpresa with a matching yes! Extra special and memorable naman ang birthday celeb ni The Funny One, Buboy Villar.
Naging mini reunion kasi ito. Kasamang co-stars niya sa Running Man Philippines na dinaluhan din ni Faith Da Silva at Megan Young. Up next, beauty queen at magandang dilag star, Herlene Budol, may mensahe sa mga tumatawag pa rin sa kanyang hipon girl. Non-stop ang pagtutok dito lang sa 24 Horas. Hindi pala yung mama. Masaya. Wala akong inaanong sukuli. Money is just a piece of paper. Pero yung pakikisama, yung pag-unawa sa kapwa, kailangan din natin. Focus yun ko paghatag o bilis sa atong kinayahan, sa atong environment, no? So, daghan man tang paagi yung saon na itong pag-approach, pag-educate sa mga tao, ang ako ang naghimo ng mga musical instruments nga makasundog sa tingog sa kinayahan. Iyan yung mga kakadal mo, di ba? Ayaw din na ito. Yung mga natin. Sige. Bili tapoy ni Mato Hospital, bayan na kong sige para na mo ginawang sakto.
Posibleng bumaba ulit ang presyo ng langis sa susunod na linggo. Batay po yan sa panayam kay Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodela Romero ng Super Radio DZBB. Base po sa 4-day trading, piso at 30 sentimo hanggang piso at 50 sentimo ang posibleng rollback sa kada litro ng diesel. Piso hanggang piso at 20 sentimo naman sa gasolina, habang sa kerosene, piso at 80 sentimo hanggang 2 piso kada litro ang posibleng mabawas sa presyo. Humarap na sa NBI ang doktor na hiningan umano ng tulong bago pumanaw si John Matthew Salilig. Pinabulaan na niya ang alegasyong tumanggi siyang tignan ang lagay ni Matt. Nakatutok si Cedric Castillo. Matapos madawit sa pagkamatay ng estudyanteng si John Matthew Salilig dahil di umano sa hazing, humarap sa NBI ang doktor na nabanggit sa Senado na hiningan di umano ng tulong noong buhay pa si Matt. Pero tumanggi di umano na tingnan ang kanyang kondisyon. Nagpaunlak din siya ng panayam kasama ang kanyang abogado sa kondisyong hindi siya papangalanan at hindi ipapakita ang mukha. Pagkumpirma niya, miyembro siya ng Tau Gamma Phi, pero iginiit na nagpasundo lang sa kanya ang pinsan noong gabi ng February 18. Nagpapasundo lang sa akin yung cousin ko, which is si Lee. Ah, yun lang yung laman. Oo, meron po ba about nanghihingi ng tulong? Or what to do or sa isang incident na nawala ng malay? So, siguro nasa affidavit ko naman yun. Hindi ko rin alam na may initiation na nangyari or welcome rights. So. Pinabulaanan niya ang di umano'y pagtangging silipin ang kondisyon ni Matt nang hingan di umano ng tulong ng ilang brad. May nakausap ako, hindi ko alam kung sino, via messenger lang naman. Then when I arrived sa place, which is dun daw sa Paranaque, wala naman talaga akong nakitang kakaiba. Wala akong nakitang katawan na nakahandusay, na nangihina. Sa kanyang affidavit, ibinahagi niya ang palitan nila ng text ng pinsan na kinilala sa Senado na si Lee. Tumawag daw ito habang nagmamaneho siya, pero may humablot daw sa telepono ni Lee at di umano'y nagtanong kung ano ang dapat gawin sa taong walang malay. Sagot daw ng doktor, dadalhin sa ospital. Matapos nito, pinatay na raw ng kanyang pinsan ang telepono. Hindi raw alam ng doktor kung sino ang kanyang nakausap. Pagsundo sa pinsan, tahimik daw itong pumasok sa sasakyan. Habang papauwi, noon na lamang niya di umano nalaman na pumasok pala ng frat si Lee. Dahil sa malalakas na hiyaw niya tuwing nalulubak ang sasakyan. Malubha raw ang mga tama ng paddle na tinamo ng pinsan at nahihilo raw ng mga sandaling yun. Ipinarating ng doktor ang pakikiramay sa pamilya ni John Matthew. Labis din daw siyang naapektuhan sa pagkakadawit sa investigasyon sa Senado. Nasaktan din po tayo. Siyempre, pag may nakita tayong taong nangangailangan ng ating tulong at bilang isang doktor, nagkataon na doktor tayo, magbibigay tayo ng karampatang tulong. Para sa GMA Integrated News, Cedric Castillo nakatutok, 24 oras. Bistado ang mahigit 3 milyong pisong halaga ng umano'y shabu sa isang parsela na mula raw sa India. Nakita yan sa padala na idineklara bilang puli. Arestado ang tumanggap ng parsela na si Catherine Amatsagang alias Ashley Alonso. Pero ang depensa niya, may nagbayad sa kanya ng 5,000 piso para kunin ito. Maharap siya ngayon sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mapapanood na soon si Kapuso actress at beauty queen Herlene Budol sa kauna-unahan niyang pagbibidahang serye sa GMA na Magandang Dilag. Paano kaya niya yan pinaghandaan? Ichichika sa atin yan ni Aubrey Carampel. No, di ba obvious, kailangan ko maligo. Dahil sa kanyang pagiging natural na komedyante na laging nagbibigay good vibes sa marami, nakilala si Herlene Budol o Hipon Girl. Di kalaunay naging beauty queen pa. Pero ang di alam ng marami, napakaraming pagsubok sa buhay daw ang pinagdaanan ni Herlene na kanyang ibabahagi sa episode ng Magpakailanman ngayong Sabado kung saan siya mismo ang gaganap sa kanyang life story. Kwento ni Herlene, mahirap daw palang gumanap sa sariling kwento dahil nanariwa raw sa kanya ang mga masasakit na pinagdaanan. Ulam pa nga yung kwento ng MPK sa sobrang
Dami kong hirap na napagdaanan. Hindi lahat na nakikita na masaya, totoong masaya. Ako nakapagpasaya ako ng ibang tao, pero yung sarili ko minsan, hindi ko mapasaya. Nitong nagdaang taon lang, sunod-sunod ang mga dumating na problema sa Kapuso comedian. Pinakamahirap daw ang pagkamatay ng kanyang lola. Kasunod nito, dumami raw ang dumating na blessings. May sarili na siyang bahay, negosyo. Di ba nga, it's a prank. At soon ay mapapanood na rin sa kanyang unang pagbibidahang serye sa GMA na Magandang Dilag. Ngayon, binubuhos ko yung buong oras ko sa pagtitaping ko dahil ito po yung audition ko sa GMA na sana makaulit ulit, sana magustuhan ng mga taong nanonood sa akin. Pero ang tanong, gaano na nga ba kasaya si Herlene ngayon? Out of 10, mga 9.5. Oh, konti na lang. Opo, kasi syempre hindi na siguro mapupuno yung kasi wala si nanay, ganyan. Na dati, buhay ko sa kanila ko dinededicate. Isa raw sa mga ultimate wish ni Herlene, marami sana ang ma-inspire sa kanyang kwento. Wala lang susuko kahit anong problema. At saka dapat palagi ka lang makapagbigay din ng positive vibe sa nakapaligid sa'yo. Huwag mo silang idamay sa mga negative na dumadaan sa buhay mo. At sa mga tumatawag pa rin daw sa kanya na hipon. Ako papayag pa rin ho akong hipon ako dahil si hipon dito nakaipon. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. Ayan, thank you. And that's it for our week-long chikahan. Ako po si Iya Arellano. Happy weekend, mga kapuso! Nandito na naman tayo. Miss Mel, Miss Vicky, Emil. Thank you, Iya. At yan ang mga balita ngayong Biyernes. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Emil Sumangyo. Ako naman po si Vicky Morales, buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo po lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatuto kami 24 oras. Bago sa telebisyon, mapapanood muna ninyo ang bahagi ng groundbreaking action-packed live adaptation ng Voltes 5 Legacy sa mga sinihan. Special edit material ito ng unang tatlong linggo ng inaabangang series. Eksklusibo yung mapapanood sa SM Cinemas mula April 19 hanggang 25. Kaya sa mga kapuso at anime fans, sama-sama tayong maki-vault in at manabik sa trailer ng Voltes 5 Legacy, The Cinematic Experience.